Hello, magandang araw, ito Smart TV. Pag-usapan natin ngayon yung human rights. Yung human rights na hinihingi ni PRRD sa ating gobyerno ngayon. Na kung saan mapapanood nyo yung panahon niya. Kung anong sinasabi niya tungkol sa human rights. Halika, panoorin natin. Alam dyan sa human rights ng one. Wala pakialam dyan sa human rights ng one. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. This campaign against this war against the drug interest groups have weaponized human rights, some well meaning, others ill intentioned. They attempt to discredit the functioning institutions and mechanisms of democratic country and a popularly elected government which in its last 2 years still enjoy the same widespread approval and support. These detractors pass themselves off as human rights advocates while preying on the most vulnerable humans, even using children as soldiers or human shields in encounters. Alam dyan sa human rights. Wala pakialam dyan sa human rights. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So ayun na nga mga kalodi. Diba? Halos galit na galit si Pangulong Duterte noon. No? Sa human rights. Na kung saan, dito nga masasabi natin, nagamit niya ang kanyang kapangyarihan dahil kay Dilima. Pero ngayon, nakalaya na. Kaya bakit ngayon, ipinagtatanggol niya si Kibuloy? No? At siya mismo ang humihingi ng katarungan para kay Pastor Kibuloy. Duterte added that he sympathizes with the members of the Kingdom of Jesus Christ for having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. The former president appealed to who he called remaining decent and patriotic government workers not to allow themselves to be used to be abusive and violent in enforcing illegal orders. Duterte also asked the current administration how it can preserve the constitutional rights when even the fundamental rights of Filipinos are being violated. Dahil kung tutusin, pwede niya naman sabihin na harapin na ni Kibuloy ang kanyang kaso na kung saan pwede niya sabihin ang kanyang saloobin, ang kanyang karapatan, na siya'y walang kasalanan. Pero ngayon, nakikita natin dito umiikot, no, ang mga Duterte kung saan pinoprotektahan nila yung isang tao na hindi naman talaga biktima ng human rights. Ang nabibiktima dito yung mga tao ni Kibuloy, yung mga member ng KOGC na kung saan kung ano-anong ginagawa nila para sabihin lang na sila ang kaawa-awa, sila ang api-api. Naku po, lumang tugtugi na yan. Ngayon, anong reaksyon nyo? Magahit ng mga basyad dyan, pero sabihin ko yung totoo. Kung walang kasalanan si Kibuloy, harapin niya ang ustisya, harapin niya ang batas. Yan po si Marty Bibualan. Maraming salamat po.